Divine courage. So, fear is very paralyzing emotion that can lead to great losses and missed opportunities. Yet, the Bible tells us that asking boldness from God overcomes fear like what men of God did. When they face a great challenge, let us learn more about boldness. So, meron akong dalawang puntos na gustong talakayin sa bawat isa tungkol sa boldness. Ano? At importante na mas maunawaan natin. Kasi kapag nawala yung boldness o yung ating courage, ay ito ay nagiging pagkakataon ng kaaway upang mawala sa atin yung mga malaking mga oportunidad. At itinuro ng Bible na ang mga men of God, maraming mga lalaki ng Diyos, na nakaharap sila ng maraming mga challenge. At sa pamagitan ng kanilang katapangan, ng kanilang boldness, nagawa nilang mapagtagumpayan. So there are three points that I want you to learn tonight. Okay? Boldness is not rudeness. Yan. Ano yung rudeness? Ang rudeness ay kagaspangan ng pag-uugali, ano, bastos, o hindi ito yung boldness, yung kagaspangan ng pag-uugali, yung bara-bara, ano, yung hindi wala kang respeto sa kapwa mo, puro lamang panunuligsa. So, hindi ito boldness. Another one, bullying. Hindi rin ito boldness. So, bullying, yung pag-hari-harian, mapang-api, nambubuli. Yan. Katulad ni G.I., laging binubuli, tsaka si Bata, laging binubuli. Yan. Huwag niyong bubulihin. Yan ay hindi boldness. Okay? Another one, arrogant. Ano yung arrogante? Palalo, mayabang, abusado. Hindi rin yan boldness. Hindi rin yan masasabing katapangan. So, boldness, a courageous confidence that causes one to speak and act openly without hesitation or reservation. So, ang katapangan ay yung ating kumpiyensa na nagdadala sa atin ng kakayanan o kumilos ng hayagan. Wala tayong itinatago o wala tayong inireserba. No, malaya mong nagagawa buong lakas ng loob. Yun ang boldness. Okay. Unang punto. Boldness, eto na, tatlo lang ito. Boldness is needed when talking about God and His kingdom. Ang katapangan ay kailangan. Okay? Kailangan ang tapang kapag ipinangaral natin ang tungkol sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Kailangan natin ang tapang. Hindi natin magagawang maipangaral ito na maayos kung wala kang tapang. Mababasa natin ito sa Acts chapter 4 verse 29 in Hebrew chapter 12 verse 3. Ito ang ating mababasa. Yan. May example pa ako, ha. Yan. Kasi kung wala yung tapang na mula sa Panginoon, eh hindi natin magagawa. Nakakahiya. Marami tayong inaalala. Baka pagtawanan. Ano pa? Baka i-persecute. Baka tayo ipahiya o batuhin. Although sometimes naranasan niya naman Kristiyano. Pero we need boldness. Ano? Especially when we are talking about God's and His kingdom. Kailangan natin ng tapang. So, sabi ng Gawa chapter 4 verse 29, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangaral ng iyong salita. Sabi rin ng Hebrew chapter 12 verse 3, isipin ninyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kahit ang Panginoong Jesus nakaranas din siya ng mga pagtitiis sa harap ng iba-ibang klase ng tao. May nang uuyat, may naninira sa kanya, ano pa, mayroong nagpe-persecute, ano pa't lahat ng mga paupasala ay naranasan ng Panginoon. So, ganun din tayo. Maaari din nating maranasan, especially when we preach the kingdom and His kingdom and about the Lord. No, mararanasan yon. Pero, upang tayo huwag panghinaan ng loob, ang alalahanin natin ay ang Panginoon. Okay, pangalawang punto na tayo. Pangalawang bagay, boldness can be asked through prayer.
ang katapangan ay maaari nating hilingin sa pagitan ng panalangin. Yan, sa pagitan ng panalangin. Pwede tayong humiling sa Panginoon. Saan natin ito mababasa? Sa Acts chapter 4 verse 30, Philippians chapter 4 verse 6, Matthew chapter 7 verse 7, and Mark chapter 16 verse 15 to 18. Basahin natin. Sabi ng Gawa chapter 4 verse 30, ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan, luubin ninyo sa magitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod, ay mapagaling namin ang may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. So yun ang kanilang hiling sa Panginoon. Dumalangin sila ng Diyos ang manguna sa kanila sa kanilang gagawing mga pangaral paggawa ng himala. Sapagkat alam naman natin, ang Diyos naman talaga ang makapangyarihan at nagpapagaling. Sabi naman ng aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa magitan ng panalangin na may pasasalamat. Ano naman ang sabi ng Mateo chapter 7 verse 7? Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumato kayo sa Kanya at bubuksan kayo. Ano mas? Dito naman tayo sa Marcos chapter 16 from 15 to 18. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa magitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang may sakit na napapatungan nila ng kanilang mga kamay. So, hilingin natin sa Panginoon, siya ang sumama sa atin, siya ang magbigay sa atin ng kapangyarihan, siya ang gagawa, ano mang ating gagawin para sa kanyang kaharian, ayon sa kanyang mga panukala, ibinibigay sa atin, ang Diyos ay kikilos. Tandaan natin, hindi tayo magpapagaling. Problema ng Diyos ang magpagaling. Ang trabaho lang natin ay sumunod sa Diyos. Ipangaral ang kanyang salita, gawin ang kanyang mga pinag-uutos. Okay. Dito na tayo, pangatlong punto. Boldness comes from the Holy Spirit. Ang tapang ay nagmumula sa banal na Espiritu. Sa Acts chapter 4 verse 31 at sa Zechariah chapter 4 verse 6. Sa Acts chapter 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay pinapangaral natin at nadoon ang patnubay ng banal na Espiritu, meron tayong tapang na gawin ang pangangaral. Ano? Kaya nga, ang sabi ng aklat ng Zechariah, chapter 4 verse 6, sinabi sa akin, bago ko sagutin iyan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa magitan ng lakas o kakayanan ng tao, kundi sa magitan ng aking espiritu. Sa ating sariling lakas, pwede rin tayong mangaral, pwede rin tayong manalangin, pwede rin tayong humayo, pero mararanasan natin ang persecution. Sigurado mararanasan natin ang mga pagsubok. At sisiguraduhin ko din, hindi tayo makatatagal. Susuko tayo, magkukwit tayo, aatras tayo. Pero kapag tayo ay humiling sa Panginoon ng tapang at pinatnubayan tayo ng banal na Espiritu, lahat ng anumang hadlang na ating daraanan, ito'y kayang-kaya nating pagtiisan, kaya nating lampasan, kaya nating pagtagumpayan, at may buong tapang nating maipangangaral at maipapahayag ang mabuting balita at paghahari ng Diyos sa buong mundo. Saan man tayo dumako, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen and amen. Hanggang doon lamang.